May 6,500 taon nang nakalilipas simula ng matuklasan na may tinatayang 3,000 klase ng mga gulay ang maaring kainin ng mga tao. Samantalang may 50 uri naman ang karne ng hayop at 1,000-1,000 uri ng yamang dagat ang maaring pagpilian para sa pang-araw-araw na pagkain. Gayunman, ayon kay Dr. E, ay kinakailangan maging mapili at mapanuri sa mga pagkaing nabanggit. Sinabi ni Dr. E na bagamat nariyan ang mga pagkaing itinuturing na hindi nakalalason o ligtas for human consumption, ay kailangang iwasan ang madalas na pagkonsumo ng mga pagkaing mataas sa kolesterol at acidity, gayon din ang sobrang maalat at mataas sa uric acid. Pinuna ni Dr. E na sa kasalukuyan ay dumarami ang mga batang nagkakaroon ng mga karamdamang dati ay pawang ang nakatatanda lamang ang nakararanas, dulot ng maling nutrisyon. Sa murang gulang ay may mga bata na nakararanas na ng mga sintomas ng sakit sa kidneys, sakit sa puso, high blood pressure at iba't ibang uri ng cancer condition. Dahilan dito kaya ipinapaalala ni Dr. E ang holistic approach na ipinalalaganap ng Hiling Galing sa natural na paraan ng pagpapanatili ng magandang kalusugan, lalo na para sa mga bata. Ipinaliwanag ni Dr. E na kailangang suportahan ng mga bata ng masustansyang pagkain na nakakatugon sa kanilang pangangailangang pangkalusugan. Subalit binigyang diin ni Dr. E ang palagian niyang paalala na everything should be in moderation, maging sa sustansyang ipinapakain sa mga bata. Mula sa magkakaibang sources, upang hindi magsawa ang mga bata, ay kailangan nila ng mga pagkaing mayaman sa protina, carbohydrates, calcium, at iron-rich food kasabay ng hydrating diet. Idinagdag pa ni Dr. E na hindi rin dapat kalimutan ng mga magulang na turuan ang mga bata na matulog ng 8 oras at ang pagbibilad sa sikat ng araw sa pagitan ng alas 6 at alas 8 ng umaga. Mula po dito sa ating Healing Mission, kasama natin ang ating magagaling na mga naturopathic practitioners at kasama dyan from Tagaytay Outlet, si Ate Ami Ilagan. Mula naman po sa Paranaque Outlet ng Healing Galing, kasama natin si Arian Ilagan, ang dalaga ni Ami Ilagan. Yan, mag-ina po yan. At mula naman sa Dasmariñas Cavite Outlet natin, kasama po natin si Ate Christy Estrellado. Habang sila po ay nagpapakonsulta dito sa ating mga kapatid sa studio, ay sagutin naman natin ang ilang mga healing katanungan at unahin natin ang video kay. May video katanungan po mula kay Delia Anday ng San Miguel Kalumpit, Bulacan. Panoorin po natin ito. Good morning po, Dr. Ray. Ako po si Delia Anday from San Miguel Kalumpit, Bulacan. Nais ko po ikonsulta ang aking asawa na nag-umpisa pong na-bypass noong 2003. Umu-okay naman po siya. Pero ito po lately, noong June 26, bigla po namin siyang itinakbo sa hospital at na-diagnose po na humingi na ang puso tapos nagkakaroon ng unang tubig ang kanyang baga at ang kanyang pong creatinine ay unti-unti na pong tumataas. Ano po kaya ang dapat namin gawin? Salamat po. Naku, na-bypass na pala ang mister mo, kapatid. Pero ngayon, humihina ang puso. Ibig sabihin, matapos na ma-bypass, ay maaaring na-violate na naman ang karapatan ng kanyang puso. Ano yung nag-violate dyan? Siguro yung masasarap na balat ng manok ay kinain na naman. Balat ng baboy, taba, si charon, no? At saka yung mga stress, yung mga hinanakit, tampo, galit, baka po hindi na-control ng pasyente. Kaya ayan, hihina na naman ang puso, no? Kailangan i-strengthen po natin sa Healing Galing Way gamutan. Ang pampatibay po sa muscles ng puso ay ang ating healing food tablet, no? Kasabay pa na parang multivitamins po ito na lagi ko rin tinetake to take care of my heart at saka para po sa magandang at mataas na immune system. Pero dyan po sa Bulacan, meron po tayong Healing Galing outlet dyan. Puntahan nyo po
si Kuya Hubert sa Baliwag Outlet ng Hiling Galing. Ituturo po niya sa inyo at tutulungan kayong mapindot-pindot ang mga pressure points ng puso para palakasin muli ito, no? Sa tulong pa rin ng herbal vitamins B1, B6, B12. Pero yung Hiling Galing Oil po, ang ihahaplos doon sa mga heart points na ituturo sa inyo diyan sa ating outlet sa Bulacan. Ngayon, dito po sa pagkakaroon ng tubig sa baga ng inyong mister, baka po siya ay nadadalas na basa ng pawis bago maligo, no? Dapat po kapag naliligo ang sino man sa atin, no? Sisiguruhin po natin na walang pawis. Kailangan po naka-close ang skin pores. Kapag tayo po ay naligo na basa ng pawis, naka-open po yung skin pores natin. Kaya ano po ang pinapayo ko sa mga taong pawisin, no? Eh, mainit po dito sa atin sa Pilipinas. Kaya dapat po may naka-standby tayo na pampulbo. O kaya para hindi masyado magastos, instead na yung ordinaryong pulbong mabango, eh liliguan naman natin yan. Yun pong powdered na pulbos ng kamote, no? Or yung kamote powder na tinatawag natin, or yung pinulbos na cassava. Pwede po yon, parang alternative natin sa pulbo. Bago maligo, kung basang-basa pa ng pawis, yun po ang ipupulbo nyo sa buong katawan. Kung basa ang ulo, ang dibdib, ang likod, lagyan po ng maraming pinulbos na kamote or cassava para mag-close ang skin pores. The moment na tumigil na po sa pagpapawis ang ating katawan, ayun, pwede na pong maligo at hindi na po magkakaroon ng tubig sa baga. Kaya ngayon naman na ang kondisyon ng asawa nyo ay nandyan po at meron pa rin tubig sa baga, ang ating pong karaniwan ang ipinapayo, the Hiling Galing Way, ay ang Hiling Galing Tapal Cream po. No? Yung Hiling Galing Tapal Cream ay ituturo po sa inyo ng ating naturopathic practitioner kung paano gamitin, itatapal po sa dibdib at likod gabi-gabi gamit ang telang kasinlaki ng palad ng pasyente. Yan po ang more or less ay kasinlaki ng palad ng pasyente, no? At doon naman sa unti-unti na pagtaas ng creatinine level ng pasyente, naku, yung kidneys po ng inyong husband, kapatid, no, ang dapat na ayusin dyan. May mga foods to avoid po tayo dyan sa ating outlet. Ay meron po kayo mababasa ng mga foods to avoid. Tapos meron din po tayong nire-recommend na foods to take para ma-flush out ang maraming basura, no, sa dugo ng pasyente at para hindi po tumataas ang creatinine level. At katuwang naman po sa ating Hiling Galing gamutan, kapag tumataas ang creatinine level ng pasyente ay yung ating herbal rhizome pills. Yan po ay vitamin for the kidneys, no? Kaya nasa strengthen ang kidneys ng pasyente. At the same time, tinutulungan ng herbal rhizome pills na ma-flush out po ang mga lason na nagpapahirap doon sa kidneys. Pero sasabayan din po yan ng kidney exercise para gumanda ang sirkulasyon doon sa affected area ng pasyente at yung herbal vitamins B1, B6, B12 para ma-repair ang mga ugat sa kidneys at yung ating paghahaplos ng Hiling Galing Oil kasama po yon. Pero para sa infection po na nararanasan ng pasyente dahil tumataas nga ang creatinine level, yung herbal serpentina tablet po ang ating pinaka all-around herbal antibiotic para dyan. Pero kung may halaman po kayo, pwede rin pong gamitin yon panghalili doon sa tabletas. At ngayon, nahirap nang makalakad si Mister, hindi na po maitapak ang paa at mukhang ang uric acid niya po ay napakataas din, no? Yun ay matutulungan din ang pag-inom ng herbal rhizome pills. Siguruhin lamang po na sundin ang ating hydrating diet para sabay-sabay na gumaling ang kondisyon ng inyong Mister. Sa Hiling Galing gamutan,